Welcome back to my YouTube channel, Pilipina and Turkish Vlog. So, samahan niyo ako mag-ready kasi nga for today's video ay i-share ko sa inyo ang first day school ni Layla. So, pinasok namin siya dito sa kindergarten, dito lang sa may baba ng bahay namin kasi may school dito ng mga bata. So, first day niya ngayon sa school and let's see kung ano bang ganap ni Layla. Yung iba kasing bata kahapon, actually, nagpunta na kami dun para mag-register, para magtanong kung ano yung mga dapat magkano and ano yung mga dapat gawin if ever na ipasok namin si Layla. So, since si Layla daw ay very young pa daw, so 2 years old pa lang kasi siya. And so, inaccept naman nila si Layla for just half day or 2 hours only sa school. And then, medyo pag mga siguro 3 na siya, yan, accept na nila yan ng whole day kapag medyo kaya na nila Layla nang sa sarili niya yung kumakain na siya mag-solo and magpunta na siyang mag-solo kasi hindi pa siya nakakapag-solo, di ba? Still baby pa rin siya. So, our purpose is just yung maano ba siya, hindi siya mahiya sa mga ibang kids or makipag laro siya sa ibang kids kasi since noong medyo lumaki na siya, wala siyang masyadong kalaro and ayaw niya sa mga bata, sa ibang bata. So, gusto naming ma-develop yung kanyang social skills. So, yun yung gagawin namin kaya pinasok namin siya ngayon. Kaya pinasok lang namin siya sa school. So, I'm using this one for my face na sun cream. Kasi, di ba, sun cream is the important sa ating skin. So, ito lang naman talaga yung ginagamit ko, guys. Hindi na ako nag... Ay. Kaya, nalagyan po yung ating mata, no? Very uncareful. So, since noon pa, guys, ito lang yung ginagamit ko. Sun cream lang. And then, maglalagay lang ako ng very light na lip tint sa aking pisngi para medyo mag-glow. Diba? So, hindi na ako gumagamit ng ibang product sa aking face. Kaya nga, yung mga foundation ko, mga na expired. Dahil hindi ko nga sila ginagamit. Kasi guys, I'm so undone. Pagod os. Kung maglagay-lagay ng sa mukha ko, yung foundation. Kasi mabigat siya. Kaya ayoko nang bahalos maglagay ng foundation sa aking face. Anyways, nagluluto pala ako ng food ni Layla para mamayang tanghali. Pagbalik namin. Kasi ang pasok niya is from 10 to 12. So, try out today. Kumbaga, itatry ko lang siya. Kung gugustuhin ba niya dun. And then, kapag okay na siya this today, pwede ko na siyang iwanan tomorrow. By tomorrow. So, school. So, for the meantime, sasamahan ko lang muna siya sa loob. Kasi yun naman din yung turo ng teacher na samahan ko muna siya. And ang kagandahan din dito sa school na to is merong teacher na marunong mag-English. Let's see kung ano ba yung teacher na yun. So, I'm using this one and almost finished na nga to. Ayan, ano bang brand nito? Parang Flowmar. Itong lipstick na to. So, ubos na siya. And gusto ko kasi to kasi yung brown lang siya na tama lang sa skin tone ko. Ayoko yung very light na mga lipstick like yung mga red or pink. So, ayan na guys. Tapos na tayong mag... Hey! Calm! So close! Tapos na tayong maglagay ng ating very light na face makeup. Then guys, papatungan ko lang siya ng lip tint para hindi naman siya brown na brown. Pero actually, yung wala pa akong lip tint. Pinabili ko pa to sa Pinas ha. So, yung dati wala pa akong lip tint, ang ginagamit ko lang ay eto lang lipstick na to. Yan, ganyan lang. Tap-tap lang.
And then, lagyan lang natin dito sa may cheekbone. And then dyan. Ang pangat lang dito sa lip tint na to, kailangan ispread mo agad. Huwag mo hantayin matuyo dahil mag-aano siya. Ayan. Ayan, natapos na tayo. And Selena naman kayo nakapaya na get ready. Ayan. Ayan, ganito lang siya guys. Ang aking get ready na aking eye bag ay super lucky. Papatanggal ko sana yan guys. Kaya lang, takot ako magpatanggal. Tingnan natin kung patanggal natin yan. Ganun. Anyway, saka na natin itindihin yung ating mga eye bag. And uso naman yung eye bag, no? So yan, may half hour pa tayo. And like, still nagluluto pa rin yung aking food para kay Leila mamaya. Kasi para pag dumating kami mamaya 12, kakain na lang siya. Luto na yung aking pagkain niya. So, ito pala yung update sa ating buttocks. Wala tayong wrinkles. Ang problema, guys, sa buttock ko is, ito na lang, eye bag ko naman ang nandiyan, hindi nawala. So, kailangan ipatanggal din natin yan. So, waiting ako umuwi ng Istanbul para ipatanggal yung ating eye bags. Para perfect na, diba? Ayan. So, sa school pala, guys, ay ano bang gagawin? Doon sa school na yun, ang bayad ay, 8,000 lira. Sa half day lang, for half day. Ayan. So, ang bayad dun guys ay 8,000 lira for half day o for, para kay Leila kasi 2 hours lang naman siyang papasok doon. And then, 3 times a week yung pasok niya. So, let's see kung magugustuhan ba niya doon. If ever na magustuhan niya doon, so iko-continue namin for lang naman for this month lang naman, June, kasi by September kailangan na naming umuwi ng Istanbul and September then may vacation pala kami. So and then after that babalik na rin si Mr. sa office. So, September, kailangan na yung makasettled na kami. So, for just this month lang siya, August. And then, let's see guys. First day niya, yun siya. Naglalaro pa siya. And we have half hour pa naman. And nakaluto na ako guys. And I'll see you in the later. Leila, naka-uwi na. Nag-school po siya na 1.5. Hindi yan siya umiyak. So, guys, ayan. So, 1.5 hour lang siya doon dahil pumayag siya na wala ako sa tabi niya. Pero, yung teacher, may special treatment siya. May special treatment siya doon dahil yung teacher lang ang gusto niya. Ayaw niya makipaglaro sa isa, sa mga bata doon. Anyway, let's see kung parang feeling ko mas maaga pa siya ngayon na kindergarten. Doon naman sa kindergarten na yun, guys. Hindi naman siya actually parang school, natuturuan sila doon. Hindi. Playing time lang yun. Parang maglalaro lang sila. And then kakain. And then may lang sila yung puro activity lang ba? So, hindi siya ganun na And then, yung mga, ang tinuturo nila dun, yung mga animals, ganyan. So, parang to communicate with other kids lang ang purpose nung na yun. So, ayan. So, maganda naman kasi para si Leila nga, diba, na-develop yung kanyang social skills, socialize. Para magkaroon siya ng socialize sa mga ibang kids. Kasi yun yung problem namin, number one kay Leila. Ayaw niya makikipaglaro sa mga kids. So, yun yung reason. So, ayan, nagluluto na si Inday kasi nga magto-12 na. And si Mr. kailangan kumain ng lunch. And sinabi ko na ba yung bayad ko magkano? So, ang bayad sa pag 2 hours, 10 to 12,
for Layla is 8,000 lira in 1 month. So, hindi ko alam kung ano, magde-decide kami kung ipapasok ba namin siya, itutuloy ba namin siya doon. Pero today lang is naman is for tryout lang naman kung okay ba siya or ano. So, let's see. Pag-usapan namin ni Mr. Mamaya. Baka hindi na. Baka pag mga siguro ngayong winter ko na lang siya ipapasok sa Istanbul, ganyan, mas okay. Kasi para at least doon, mababantayan siya, doon makikipaglaro siya. And then while ako naman ay nag-deliver ng mga produkto ko.